Yo, mga katropa, no? Gano tayo ngayon. Papakita ko lang yung ginagawa ko dito sa project namin. Bali, gano nga pala ako mag-renovation kasi ito na ano, bahay, repaint yung mga pinto. Papa-repaint din. Bali, ito nga pala yung pinto na CR. Ito na CR. Tapos yung pinto ng, pati yung cabinet niya, babaguhin niya. Kasi yung pinto ng kwarto, itong kwarto na doon. Anong panghalo eh? Kaya tama yung panginigod, parang pwede yung panghalo. Wala ko makita, ito ang available eh. Sa latex yun. Hello! Ito ko lang ha. Ah, wala na yun. Masa na ba yun? Ayan mga tropa, maghahalo lang tayo ng ano, primer surfacer. Wala nga pala akong pang ano eh, panghalo, kaya yung walis na lang ko lang halo. Alam muna natin, haluin muna natin kasi yung ano na ito, nasa ilalim. Kaya kailangan haluin natin yung flat niya. Ito nga pala yung pito na bubugahan natin. Bubugahan natin niya ngayon. Sabi nga rin dito. Ganda yung panghalo ko eh. Mga tropa, ito nga pala yung gamit natin, no? Compressor, yung compressor. Tapos, siyempre, meron tayo ang hose. May some fittings. Ito yung gagamitin natin. Ito, spray gun. Ito yung ginagamit natin pang spray gun. So, samahan nyo ako at bubugahan ko na ito. Panoorin nyo lang ako, mga tropa, no? Ay! Pala yung mga gamit natin. Ano tayo ng woodstay. Woodstay tayo. Tapos, automotive lacquer white. Paint thinner. Tapos, clear gloss lacquer. Meron tayong something sealer. Clear dead plant. Lacquer flow. Yung mga gamit natin.
Napakahirap ng buhay ng pintor. Nakikita niyo yung lugar na to. Napakausok dito. Ito na pala yung pinto kanina. Binugahan ko na. Ayan. Napapasin yung paligid dito. Napakausok. Napakahirap. Sakit sa ilong. Yung ilong ko, Lahat tayo na sariwang hangin. Napakahirap maging ano, mga tropa, no? Maging pintor. Kasi mag-i-spray ka, lalot yung ganito yung area. Yan, yung area nyo eh, maliit lang. Pag nag-i-spray ka, napakahirap. Halos hindi ka na makahinga. Alam nyo mga katropa, kahit na ako kahit ako'y pintor, matagal na ako namimintura, hindi pa rin natin sinasabing sanay ka na sa amoy ng pintura. Yung baga mong tatamaan yan. Kaya ako pintura ako, nag-i-spray ako, pero halos hindi ko pa rin kayanin kaya mga ganyan. Yo mga katropa, no? Naputi na natin yung pinto. Mag-aano tayo ngayon ng automotive locker para yung ano niya, base coat na para sa ano, sa duco varnish. Mag-aano muna tayo, no? Timpla tayo mga katropa, no? Yung base coat natin. Nailagay ko na yung rosena, rosena lang tsaka itim lang. Tapos, ito yung may wagang panghalo natin. Ayan na, no? Medyo nagdilaw na. Ayan na, okay na yan. Ha? Yo, what's up mga katropa? Ibubuga na natin yung baseline. Katapos ibuga natin yung baseline, lalagyan na natin ng aspi. Mga videoan. Nabuga ko na yung base coat na kulay dilaw. Hindi ko nabigyan eh. Matapos natin ibuga yung base coat na kulay dilaw. Antay natin mo ito yun, biliyahin, at maragay natin ang aspi. So ayan na mga katropa, no? Nakaspihan na natin. Ito, ayusin ko pa ito. Ayan. Agad na, ito banda. Ayusin ko pa yung aspi nyo. Ayan na mga katropa, no? Pasensya na kayo, hindi ko na-videohan yung una kong gawa. Okay. Masyado kasing stress sa trabaho, eh. Masyado tayong ano. Yung pressure na pressure tayo sa trabaho natin, kaya halos hindi ko na na-videohan. Minamadali kasi.
Ito, bibidyohan ko lang yung pag-steel ko. Sandy Silver, mga tropa, ipita lang natin across na artiner. Ito yan, huwin natin doon. Tapos tikman. Okay. Medyo matapang. Mga tropa, no? Napakahirap maging barnisador o pintor dahil kung makikita nyo yung lugar na yan, ako napakauso ko, napakahirap. Hindi ako makahinga kahit na pintor ako, hindi ko kinakaya kasi kulob ho itong lugar na to, condo unit ho ito, kaya napakahirap po. Wala, hindi ako nakapagdala ng respirator para sa ilong. Yung mga tropa, no? Nagdala na tayo, nagbaon na tayo ng ano, respirator natin. Para hindi na tayo masuffocate. Ayun na nga mga tropa, no? Yan ang finished product ng pinto. Yan yung pinto ng kwarto. Ito nga pala yung main door. Ang hirap gawin yan. Ito naman yung pinto ng cabinet. Siya nga pala, papakita ko yung paano ko ginawa yan dun sa site. Ayan, dinan ako yan dito sa site kasi nga ang hirap ng kumilos dito sa ginagawa namin. Ano na, marami nang madudumihan kasi finish na yung mga pintura gaya ng walling, ibang mga pinto. Kapag nag-spray pa ako ron, maraming maraming kakalat lang yung mga ano, no, pintura. Mamamantyan yung ibang mga finish na product natin. Kaya dito ko lang ginawa, diba? Okay ba? O sige mga katropa, hanggang dito na lang, no? Maraming salamat.